Good morning, mga kapugo! Kumusta kayong lahat? So, ayan, dito tayo sa puguhan natin. So, mag-harvest tayo ng itlog. Dalawang klase ng itlog. Yung fertile egg at saka yung commercial egg na ititinda natin sa may apalengke. So, ayan. Dito tayo sa loob ng puguhan. At yan, may isang bulig tayo na saging. Ano, tingnan nyo, isang bulig. So, kinuha agad ng kapatid ko at nilagay dito kasi alam nyo na yung nakaraan, yung isang bulig namin na saging na nawala. So, yan. I-safety na natin to bago tayo maunahan. O, diba? So, yan. Dito tayo kasi kukuha tayo ng mangulikta o mangulikta tayo ng ano, itlog pugo. So, yan. Meron tayo dito. Tingnan nyo. Marami na tayong mga itlog. Yan. Yan. Nakita nyo. Yan. Ito yung commercial egg natin. Ito yung ititinda natin sa may palengke. At saka, ito naman. Ito yung fertile egg natin na ilagay natin sa may incubator. Yan. Medyo marami na. So, may ano na rin tayo doon, may nakasalag na rin tayo na itlog pugo at saka Rhode Island. So yung itlog pugo ay mag-ano na rin, malapit na rin mag Judith na yung pag-ano nila, yung paglagay natin sa may incubator. So parang 5 days na lang kulang para mag-hatch na yung ating mga itlog pugo. Tapos yung ano naman, yung Rhode Island 21 days din yun bago mag-hatch. So ilang days na rin kasi kasabay lang naman yung sa itlog pugo at saka Rhode Island ko nilagay sa may incubator. So ayan, marami na. So mag-harvest tayo, tara. So ayan, mga kapugo, ay mag-ano tayo, itong commercial natin na itlog ay ilagay natin ito dito, isama natin dito sa may plastic kasi ito yung dadali natin sa may tindahan para i-display at may bibili, tapos yung mga suki natin. So more than 100 plus, more than 200 plus ito kasi last time na nag-harvest ako more than 184 yon. So hindi rin na-display sa tindahan kasi nga may bumili yung suki namin. So yan, so ito yung dali natin sa may palengke, yan, para sa mga beloved natin na mga suki na bumibili ng itlog pugo. At ito naman para sa ating commercial egg ay dalhin natin sa bahay para pagkatapos na mapisa yung mga itlog na nasa incubator ay ito naman ang ilagay natin. Ito naman ang isusunod natin na i-incubate. So pang ano na rin ito, pang 12 na rin natin na pag-incubate ng itlog pugo. Yan, kasi ngayon ang nakasalang ay ika-11 na pag-breeding natin o yung pagparami ng mga itlog pugo. So, ito, madagdagan pa ito sa mga susunod na mga araw kasi may 5 days pa tayo while naghihintay ng Judith ng pagpisa ng ating mga itlog pugo. So, may 5 days pa tayo, so may 5 days pa rin na makahalis pa tayo ng itlog na fertile. So, yan. Dali natin ito sa bahay para i-safety naman sa medyo hindi mainit na lugar para hindi mabulok itong ating fertile egg. So, ayan. So, ito. O, diba? Ang dami na mga kapugo. Commercial egg at saka fertile egg. So, itong fertile egg ay nanggaling ito dito sa ating mga breeders. Ito yung babae at saka lalaki na mga pugo natin na ang itlog nila ay fertile. Yung itlog nila ang inilagay natin sa may incubator para mapisa. So ito yung mga pugo natin. So breeders ang tawag natin dito. At ito namang commercial egg natin ay mula ito sa ating mga layers na kung saan puro na babae itong lahat ng mga pugo. Walang halong lalaki. So ang nagpapaitlog lang nito ay ang feeds. So, ang feeds ang nagpapatulong sa ating mga alagang pugo para sila'y mangitlog. At, yan, yung itlog nila ay hindi fertile. So, yan ang pwede natin ibenta, i-display sa may tindahan. Yan. So, matawag natin na hindi fertile kasi walang similya ang itlog na ito na galing sa lalaki. So, meaning, ang nagpapatlog lang
ng ating mga babaeng pugo ay ang feeds lang. So walang similya talaga na mula sa lalaki. So hindi rin natin ito matawag na fertile egg yung mga itlog nila, 'di ba? So ayan, oh, may isa dito, 'di ba? May isang itlog. Hindi natin makuha. Mag-roll 'yan hanggang dito 'yan. Mamaya na 'yan tikunin. 'Di ba? So ayan, ito na yung mga layers natin at mga breeders. Yan. So ganito lang yung way ko para maparami ko itong aking mga alagang pugo. Yan. So pag incubate natin ito, tapos mapisa, tapos malaki sila yung sisiw, tapos yan, segregate natin na babae at lalaki. Yan. Ang itlog na rin sila, ganyan ang lifespan ng ating mga itlog pugo. Ang mga alagang pugo. So ayan, dito yung aso natin. Yan. So diba, marami na. So ayan mga kapugo, hanggang dito na lang yung video ko. At may dala na tayong itlog pugo. So dalawang klase ito, commercial at saka fertile egg. So diba, ang dami na, tingnan nyo. Diba, ang dami. So ayan mga kapugo, dalhin natin yan sa bahay. Tapos dalhin din sa merkado yung commercial para ma-display at maibinta naman, 'di ba? Para yung halen o yung sale ay bilhin naman natin ng feeds para sa mga pugo natin. So ganun lang yung natin, yung roll lang ba. Itlog tapos mabenta tapos bilhin na naman ng feeds, so, 'di ba? So ayan mga kapugo, salamat sa panonood ng aking video ngayon. Sana'y nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, please subscribe, like, and share naman yung video ko para may share ko naman doon sa iba na may plano mag-alaga ng pugo o may plano na mag-breeding ng mga pugo, di ba? So ayan, at sa mga subscribers ko, salamat sa panonood ng aking YouTube channel, sa mga bagong videos ko, sa walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos at pag-subscribe, di ba? So ayan, Happy Quills mga kapugo! Ingat-ingat po sa ating lahat!